everyone, welcome back to my channel and another Shopee online seller beginners tutorial. Actually, this is just an update related to seller transaction fee. So, if you are selling online sa Shopee, I mean actively selling on Shopee, for sure naka-receive ka rin ng notification related sa transaction fee, which is from 1.2% going to 2% plus the 12% VAT. And that will be effective August 1, 2020. And gusto ko lang i-share to sa inyo para at least wag muna kayong mag-panic. Kailangan nyo munang intindihin paano ba kinocompute tong seller transaction fee para mas magkaroon kayo ng idea kung tama pa ba yung pricing nyo or kung kailangan nyo bang magtaas ng konti or okay lang kasi hindi naman ganun kataas yung tinaas ng seller transaction fee. Okay, so yun yung purpose ng video na to. So I hope makatulong and let me know if meron kayong additional question as we go along. Just put down in the comments below. Alright, agenda natin is, of course, from the basic, ano ba yung seller transaction fee? And then, how the seller transaction fee is being calculated. Importante na alam mo yan as a seller para alam mo kung tama ba yung binabawas sa'yo ng Shopee or sobra na, di ba? And then last but not the least is computation sample demo para mas maintindihan nyo. Okay, so ano nga ba itong seller transaction fee? According sa Shopee, the seller transaction fee is a handling fee na nagko-cover sa lahat ng payment transaction ng buyer natin. Ito yung mga payment services na meron si Shopee, and Shopee Pay, COD, using credit and debit card, online banking, remittance, over-the-counter, and bank transfer. So, yung seller transaction fee daw is kinocover nito yung mga binabayaran ni Shopee whenever a buyer is doing a payment transaction through the payment services na nabanggit ko. Pero para hindi kayo maguluhan, ang isipin nyo na lang, okay, itong seller transaction fee na to is bayad ng mga seller sa paggamit ng Shopee platform. Ayun, mas madaling intindihin yun eh. Pero pinakita ko lang din sa inyo yung correct definition ng Shopee when it comes to seller transaction fee para mas gets nyo. Pero kung gusto nyo siyang ipaliwanag sa ibang tao ng mas mabilis, ayun, pwede nyong sabihin na bayad yan ng seller sa paggamit ng Shopee platform. Okay? And then, starting August 1, tulad na nabanggit ko kanina, lahat ng successful orders will be charged 2% as a seller transaction fee plus VAT. So, VAT is 12% of the buyer's total amount. So, later on, as we discuss, makikita nyo sa computation kung paano kinakalculate itong bagong seller transaction fee sa Shopee. Again, ino-note ko lang sa inyo, itong transaction fee na to, dapat magkakaroon lang kayo nito if meron kayong successful transaction. Ayan, successful transaction. If yung order hindi naman nakarating sa buyer nyo, o yung order na tag naman as RTS, then wala dapat kayong transaction fee. Malinaw? Ayan, kung may mga questions kayo, please comment down below para at least masagot natin time to time. I'm trying my best po talaga na sagutin lahat, but yun nga, medyo limited din yung time ko kasi to answer it. I'm still checking live streaming sa YouTube para at least we can do live question and answer portion. So, pag meron na siguro akong access, we will do it. Alright, let's go to our next topic. So, how transaction fees are calculated? Ito na yung sinabi ko kanina. 2% of the buyer's payment. So, less na dun lahat ng discounts, ng vouchers, ng shipping fee. So, let's say for example, yung buyer nyo merong biniling 100 pesos na baso. Wala akong maisip na ano sample. Baso na lang, 100 pesos. Tapos, ang shipping fee niya is 50 pesos. Let's say for example. And then, meron siyang in-apply na 50 pesos na free shipping. So, ibig sabihin, ang babayaran na lang niya is 100 pesos. So, doon natin ika-calculate yung 2%. And then, from 2%, doon naman ika-calculate yung 12% na VAT. Ayan, medyo siguro hindi maliwanag sa ngayon, pero sa next slide natin, meron tayong demo, ha? And then, only applies to all successful orders created from August 1, 2020 onwards. Ayan. Nabanggit ko na kanina. So, start na tayo dito sa sample computation. Ayan, para mas maganda may visual eh.
So, ito merchandise subtotal. Ito yung product mismo na bibilihan ng buyer. Okay? Itong merchandise subtotal. And then, buyer paid shipping fee. So, ito yung shipping fee na babayaran ng buyer. And then, sa sample dito, merong ginamit si buyer na 25 pesos na voucher. At meron siyang ginamit din na 100 pesos na Shopee coins. So, kapag tinotal natin lahat yan, ito yung babayaran ng buyer, 325 pesos. So, diyan natin ika-calculate ngayon yung 2%. Calculate natin ha, wait. So, 325 times 0.02. So, yung 0.02, yun yung 2%. So, ang lalabas dito is 6.5 pesos. Pero ang nakalagay dito, 7 pesos seller transaction fee. So, saan galing yung 0.50? Kasi nga, pag kinumpute mo yung 325 times 2%, ang lalabas lang is 6 pesos and 50 cents. So, yung 50 cents, galing yon sa VAT. Etong VAT. So, paano nyo ngayon i-compute yung VAT? So, from the 2% na 6.50 pesos, i-times nyo yun sa times 0.12 or 12%. So, ang lalabas doon, 0.78. So, 0.78 plus yung kaninang 2%, 6.50, equals 7.28. O, ang tanong nyo ulit, Ma'am Jenny, 7.28, bakit dito 7 pesos lang yung transaction fee? 7 pesos lang yung transaction fee dito kasi, tignan nyo yung note dito sa baba. Ito. Ang sabi dito, 0.01 to 0.49 will be rounded down. And then, 0.50 to 0.99 will be rounded up. So, dito, since 7.28 yung lumabas sa computation natin kanina, ira-round down nila yan sa nearest full number, which is 7 pesos. Kapag ito umabot ng 7.50, automatic magiging 8 pesos yan. So, ganun yung calculation ng bagong seller transaction fee sa Shopee. Ayun. Itatry kong ilagay dito yung calculator para at least pala makita nyo, no? But anyway, ganun siya kinocompute. If meron pa kayong other question related to the seller transaction computation, let me know. And then, if hindi malinaw sa inyo masyado yung pagkakapaliwanag ko, let me know again and then, I'll try to do it. If you want sample, comment down below yung gusto nyong isample natin. Tapos, dun ako kukuha and then run through natin agad siya kung paano siya i-compute. Basta lagi nyong tandaan, ito, yung total buyer payment yung kukuhanan nyo ng 2%. Tapos, yung 2% nun, yun yung kukuhanan nyo ng 12% na VAT. Hindi kayo kukuha ng 12% dito, ha? Kasi masyadong malaki yun. So, ang kukuhanan nyo lang ng 12% na VAT is yung 2% nitong 325. And then, ipa-plus nyo lang yun, yun na yung seller transaction fee. And then, wag nyo kalimutan na i-round down or i-round up. Depende kung saan papasok. Kasi yan nga, oh, meron silang parang threshold kung i-round down nyo ba siya or round up ba yung mangyayari. I hope nakatulong tong video na to sa inyo. And then, if may question pa kayo, let me know. And don't forget to like and subscribe. And hit nyo na rin yung notification bell para at least lagi kayong updated sa ating mga learnings. And then, ano pa ba? Ayun, hopefully magkaroon tayo ng live streaming access so we can do a live question and answer portion. Thank you! Bye-bye!